Yon, good day sa inyo mga idol, no? Nagbabalik na naman pong inyong lingkod, Jerfix. In today's video natin, meron lang tayong i-diagnose dito na H100 kasi minsan daw nawawala ng power. Tapos meron siyang check engine light. So, ang gagawin natin ay kailangan muna nating i-scan. Bali, nakita naman natin sa nakaraang video ko, nung in-scan ko, lumabas yung mass airflow. Ayan, selection. ECM. Read fault code. Ayan, so tatargetin muna natin tong fault code na to. So alamin natin kung nagkakaproblema siya sa mass airflow, sa wire, o di kaya baka may singaw. Yun, depende. So ito yung diagnose natin ngayon. Bale, pagka tinignan natin yung data stream niya, data stream, punta tayo sa mass airflow, M, wala dito, airflow, yan, air mass, airflow per cylinder, air mass flow. So ayun, nakita naman natin meron siya namang reading flow niya, pero yung air mass meter is wala siyang nababasang grams per second, so hindi natin sure. So alamin natin yan ngayong araw. Bale, hanapin ko muna yung mass airflow. Check ko muna yung sensor or electrical niya. Okay? Baka doon na nagkakaproblema. Tingnan ko rin kasi baka may singaw. Kaya ganun. Minsan kasi pagka marumi air filter, yan, durog na, pwedeng magkaroon ng fault code na ganyan. So hanapin ko muna yung air cleaner para makita ko yung mass airflow. So patayin ko muna to. Yan. So, pasensya na rin. Medyo maliwanag kasi masyadong maaraw ngayon eh. So, silipin ko muna sa ilalim. Ay, uy, may langis dito. Ayan, parang may tubo rin dito eh. Ayan. Uy. Tingnan nyo mga idol. Hindi ko napansin, may nakasabit. Tanggal to. Ayun o. Paan sumipa naman to? Ayun o. Ito. Tanggal? Nandito. Ayun, yung mass airflow. Nasa taas. So, natanggal ito. Ayun o. Bale, ito mga idol. Kasi ang problem dito is minsan nawawalan daw ng hatak. Eh, paano hindi mawawalan ng hatak? Wala namang mass airflow, hindi nakakabasa ng air volume. Eh, paano yan? Nandun pala sa taas yung air filter niya. Kasi nandiyan yung mass airflow eh. Ngayon, kakabit muna natin to, tapos obserbahan. Clear natin yung fault code, tapos road test. Bakit sumipa to? Palagay ko maluwag lang kaya nabunot. Okay? Ayusin ko lang to mga idol. Ayun mga idol, no? Ito yung mass airflow niya. Kinabit ko dito. Medyo wala na kasing bracket eh. Ewan ko bakit ganito. Ayan, tapos yan, tinalian lang dito. Ayan. Nakabit ko na dito, inigpitan ko ng todo. Eh, ewan ko. Baka makalas na naman yan. Mamaya ayusin ko, obserbahan ko pa yan. Tapos, ayan, no? Kita nyo sa ilalim, nakatupi. Yan yung naayusin natin kasi hindi pwedeng singaw din yan. Hindi natin pwedeng ikabit ng basta-basta yan. Eh, kailangan na maayos yan. Okay? So, ngayon, medyo mahirapan akong ikabit to kasi nasa ilalim. Tapos mainit pa yung makina. Okay, pero ayusin ko yan. Ayun mga idol, no? Makatapi. So, pagkakilam natin yan, wala tayong magagawa dito. So, subukan natin gawin ng paraan to, no? Para hindi matapi. Siguro, pwede natin singitan dito ng bakal para bumilog. Okay, gawin na lang natin to ng paraan. Ayun mga idol, bale, ito. Ginawa ko muna ng paraan. Kasi pagka umukay ito, papalitan na lang natin. Suggest na lang natin kasi ito kasi pinuto lang dito. Tapos ayan, nilagay lang siya dito. Ayan o. Ginawan lang to ng paraan. Bale, suggest na lang natin. Mas maganda palitan na lang. Para hindi mabunot. Pero ito, safe to.
maigpit naman. Nilagyan ko siya ng clamp. Matigas naman tong lata. Okay. So, malinis na rin. Ngayon, kakabit na natin. Okay mga idol, bale, nagawa ko na. Nandito sa ilalim. Na-repair ko na yan. Tapos ngayon, clear natin yung fault code. So, back natin. Diagnostic history. Ito. Weak access. Selection tayo, ECM. Sorry. Hindi pa tayo nag-ignition on. Okay, yes. ECM. Clear fault code. Mas airplane yung problema kanina. Tingnan natin kung mawawala na yon. And yung location kasi ng mas airplane na yon, prone sa ano ba tawag doon? Ulan. Laging nababasa. Baka naman maging dahilan yon para masira yung mas airflow. Kiklear ko lang. Kung ayaw nito, lahat tayo magagawa. Check natin mas airflow palit. Okay. Nabura na. Pero titingnan pa rin natin yan. Okay. Lagay ko muna itong scanner. Start natin ano. Wala na siyang fault code. Takpan muna natin. Medyo maingay. Wait lang. Okay. Read fault code. Meron pa rin siya. Clear na natin kanina yan. Susubukan natin yung ma-airflow paritan. Mabalik-balik eh. Kung wala pa rin to, wala pa rin. Okay, ito mga idol, no? Bale, bumabalik-balik kasi yung fault code ng mass airflow. So, nakita ko rin dito na yung grams per second niya ay 0. So, nandito yung location niya. And pagpasensya niya na, madumi kasi dinukot ko to eh. Kasi nga, di ba natanggal? Inaayos ko pa. Pupunasan ko na lang to. Bale, ito yung mass airflow niya. And napansin ko, tingnan nyo naman. Pwedeng mabasa ng ulan. So, ang gagawin natin ngayon ay hindi muna natin ito papapalitan kasi hindi pa naman tayo sigurado. Yan, tinanggal ko na lang muna itong socket and tingnan nyo naman, may basa-basa na parang namumuti-muti pa. Ngayon, ang gagawin ko ay lilinisan ko muna siya ng contact cleaner. Tingnan ko kung uubra. Kasi may tendency nababasa eh. Okay? Yun muna yung solusyon natin for today's video. Okay. So, meron na tayo dito ng contact cleaner. Dali ang gagawin ko para safe na safe talaga, tatanggalin ko muna yung terminal ng battery sa likod. Okay. Tanggalin na muna natin, no? Ayan, tanggalin muna natin. Dito tayo sa labas. Okay, dito. Tapos bubugahan natin 'to, no? Ayan. Yung wire to. Hawakan ko yan para ma-sprayan ko yung patiloob ng pin. Okay. So, linisan ko pa yan. Hawakan ko lang kasi hawak ko yung camera eh.
Okay. Dinisan at patuyuin ko lang. Ayan, bali tuyo na siya. Ngayon kakabit na natin. Ayan, napatuyo ko na rin kahit papaano. Yung iba nga, kinakabit ka agad. Hindi pa nga tuyong-tuyo. Pero okay lang. Okay lang naman yan. Okay, kabit natin. Sana umubra. Mamaya pala, pagka naging okay to, tingin ko ay lalagyan ko siya ng electrical tape para matakpan man lang kasi nababasa ito ng ulan eh. Okay, balik natin yung terminal ng battery doon. Okay. Okay. So nabalik na natin eh. Okay na din to. Sige, subok. So nabawasan yung problema. Na isa, dadagdagan ng panibago, mas matindi. Ang pangit ano? Yon. Ang init. Check mo si sir. Si ha? Sir, may good news at may bad news. Ang good news, wala nang tech engine. May dumating na naman na iba. Oh boy. Na natin yung fault code. Ooh, no trouble code. Mukhang effective boy ah. Effective talaga. Kung yun, pasalubungan kaya natin yung gas yun. Para? Parang mandar. Tapos, patunawin natin yung remnants. Yun na yun. Remnants ng tubig, tunawin na. Ooh. Ha? Ooh, tingnan mo. Ayos na. Meron na. Zero na yung nakaraan. Magkano na siya. No fault code. Ayos. All goods. Skirts. So, kaya meron ako nito. Para ilagay dito at matakpan to. Okay. Tapos road test. Yan, bali yung nalagyan na natin ng tape, ano? Yun. Kita ba? Yun! Nalagyan na ng tape. Road test. Skirt. Tara. No roof. Ay! Good. Papasa na sa driving, pare. Papasa na? Ako? Oo! Nung dating walang hatak. Ngayon. Todo patak na. New ano to? New driver. Pero expert. Siyempre, expert ka na. Narinig mo yung warang pasok talaga ng hangin yun sa turbo. Yung dati, hala eh. Abe ah. Hinahataw mo dito sa looban ano. Labas mo kasi. Oh boy. Dapat inanong ito. Nakakabit. Para makita natin yung grams per second. Narinig ko nga. Okay, ngayon dito. Huwag kang umataw dito. Sa labas tayong umataw. Pero kailangan mag-seatbelt muna tayo kapag kahataw ko sa labas. Okay, all good. Oh, narinig oh. Ayos. So ayun mga idol, no? Na road test na rin. Tingnan nyo naman, wala na siyang check engine light. Tapos re-scan natin.
Unta tayo dito. Quick access. System selection, ECM, read fault code, no fault code, no trouble code. Punta tayo sa data stream na kanina ay 0, tapos nung nakabit ko nag 7 grams na. Ulitin natin yon. Hindi na ako tumingin ng electrical kasi nag-base pa ako sa contact. Okay, ayan, gumana na siya. Nung una 0%, diba? Ayan, gumagana na siya. Ganda, 47, oh. 62. Ganda. Ganda na ng response ng mass airflow. All goods, mga idol. Bale, ayan, nakita na natin kung ano yung naging problema. Na-share ko na sa inyo. And sana meron tayong konting natutunan sa video natin for today. And na-solve natin, nagastos lang ay yung contact cleaner. Basic na basic lang yan, pero sa iba medyo mahirapan. Kailangan papalitan ng mas airflow. Okay, depende kasi yan eh. Bale, maraming salamat mga idol dahil sinuportahan nyo yung aking channel and patuloy po kayo nanonood sa aking mga videos. Maraming salamat po. And siguro magpapaalam na rin ako dahil nga maraming pa akong gagawin eh. Okay? So, thank you so much mga idol. And hanggang sa muli, gagawa pa tayo ng maraming mga videos para magkaroonin kayo ng konting idea sa mga automotive. Okay? Thank you so much. And ibabalik ko na lang to. Goodbye!